Ilang linggo na ring nababalita ang nakaambang balasahan sa Bureau of Immigration. Ramdam daw ang tensyon sa ahensya mula nang madawit ang pangalan ni Immigration Commissioner Sigfred Mison sa kontrobersya ng Korean fugitive na si Chosyong Dae at umano'y hidwaan sa pagitan nila ni Associate Commissioner Gilbert Repizo. Sa pagpasok ni Justice Secretary Alfredo Benjamin Cagiwa na siyang may administrative supervision sa BI, may mga nagsabing naghimutok si Mison dahil nabawasan ang kapangyarihan niya nang magbaba ng utos ang kalihim na nakay Repizo ng otoridad sa border control. Hating gabi kanina, nag-text sa media si Justice Undersecretary Emmanuel Caparas para ipaalam na itinalaga na ni Pangulo Aquino bilang bagong Immigration Commissioner kapalit ni Mison ang Deputy Executive Secretary for Finance and Administration na si Ronaldo Heron. Ayon kay Cagiwa, Disyembre pa niya ito inirekomenda. Since I'm the head of the department, I wanted everybody rowing in the direction that I wanted to row. Since I'm new as a Secretary of Justice, it's ideal that the person there is we're on the same page. Simula 2010 pa nakasama ni Pinoy si Heron sa Malacanang. Si Heron ay abogado at dating provincial administrator at board member ng Batangas. 20 taon na siya sa public service. I know him to be a very upright and a very organizational focused kind of person, and BI with all its problems in the immigration, it needs an expertise like that. Nagpaalam na sa BI si Mison at nanawagan sa mga kasamahan na suportahan ang bagong hepe. Nakanda rin siyang sagutin ang anumang kaso kaugnay ng ilang beses na pagtakas ni Chosyong Dae matapos imbestigahan ng NBI na nagrekomendang papanagutin siya kaugnay dito. Ina Reformina, ABS-CBN News.